Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Ella, maaari mo bang paunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa magandang araw at biyaya na ipinagkaloob ninyo sa amin. Naway gabayan niyo po kami sa bawat aksyong aming gagawin. Sana po ay gabayan ninyo ang aming guro upang maibahagi niya ang kanyang galing sa amin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa lahat! Brian, bilang leader sa seksyong ito, paki-check ang mga liban at hindi liban sa klase. Magaling! Bago tayo magtalakay ng bago nating paksa, ay magbalik-aral muna tayo. Ano ba ang paksang tinalakay natin noong nakaraang araw? Opo? Mahusay! Ano pa? Magaling! Tunay ngang naiintindihan nyo ang paksang tinalakay natin noong araw. Ngayon, pagkatapos ng talakayang ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga epekto ng labis sa populasyon ng bansa, nagpapakita ng paraan kung paano matugunan ang labis na populasyon ng bansa, napapahalagahan ang mga solusyon na dapat isaalang-alang upang matugunan ang suliraning hinaharap ng bansa. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at bibigyan ko kayo ng 2 minuto na lumabas sa classroom at mag-obserba sa iyong paligid, sa labas, sa iyong mga nakikita. 2 minuto lang, ha? Ano ba ang naobserbahan niyo sa labas? Maraming tao. Mabaho. Mausok. Oh, ayan. Mahusay. Tunay ngang magagaling kayo pagdating sa pag-obserba. Ngayon, mayroon akong ipapagawa sa inyo. Mayroon akong ipapakitang 4 na video, 1 salita. Ang gagawin nyo lang ay tutukuyin kung ano ang salitang isinasaad sa video. Ano ang salitang isinasaad sa video? Ang salitang isinasaad sa video ay populasyon. Sino ang may ideya tungkol sa paksang tatalakayin natin ngayon? Po? Magaling! Maaaring ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa populasyon ng bansa. Ano ba ang populasyon? Mahalaga ba ang populasyon? Ano ang magiging epekto ng populasyon pag patuloy ang pagdami o paglaki ng populasyon sa bansa? Okay. Ang populasyon, ito ay bilang ng organismo na may buhay sa particular na lugar. Dulot ng pagdaragdag ng mga ipinanganak, pagbawas ng mga namamatay, pagtaas ng emigrasyon, dito tinatawag ang labis na populasyon. Mayroong epekto ang labis na populasyon dito sa ating bansa, sa komunidad, sa kapaligiran. Una na dito ay ang kakulangan ng pagkain. Diba? Mayroong mga batang payat, hindi na lumalaki o kulang ng timbang kahit tama o angkop yung edad nila sa katawan nila. Dahil ito ay kakulangan ng pagkain. Ang kasunod naman ay ang kakulangan sa tubig. Ang kakulangan sa tubig ay karaniwang mga nasa malaki o labis ang populasyon. Sana dito ay ang Metro Manila. Dahil sa kanila, labis yung populasyon, kung kaya't madaling araw pa lamang ay dapat nakaipon ka na ng tubig. Dahil sa bandang alas 8, ay wala na tong agas. At ang kasunod naman ay ang kakulangan sa espasyo. Pag malaki ang pamilya, ay kinakailangan din ng malaking espasyo. Dulot ng kakulangan ng espasyo, maraming mga pamilya o maraming mga taong naninirahan sa hindi nila mismo pag-aari yung lupang tinatayuan nila. Halimbawa dito yung tinatawag natin na squatter area. At yung iba naman ay mismo sa loob ng tulay. Yung iba naman, pag-alagala lamang sa mga kalye at dahil dyan, marami yung mga nadidisgrasya dahil malapit mismo sila sa disgrasya.
At ang kasunod naman ay, mayroon din tayong tinatawag na pollution. Madaming material ang nagamit, gayon din ang basura, maraming naipon. Malaki ang production na nagamit, gayon din ang mga transportasyon, pangangailangan ng tao, lahat nagamit ng irresponsible. Mayroong uri ng pollution. Una na dito ay pollution sa lupa. Ito ay ang mga lupang nakontamina dahil sa irresponsibleng pagtapon ng mga basura, lalong-lalo na yung mga kimikal, mga plastic, at nakontamina ito mismo sa lupa dahil ginagawa nilang tapunan yung mga bakanteng lote. Isa na dito yung mga nasa industriya. At ang kasunod naman ay ang pollution sa tubig. Ang irresponsibleng pagtapon ng mga basura, isa na dito yung mga nasa industriya, ay karaniwang itinatapon na lamang sa tubig. At ang isa naman, pollution sa hangin. Dulot ng transportasyon mula sa sasakyan, usok, fuels, gasolina, ay nalalanghap o naaamoy natin yung mga usok na yon at maaaring makasira ng ating baga. At ang kasunod naman ay ang pollution sa ingay. Ingay mula sa mga sasakyan, sa trapiko, sa mga tao, makina at iba pa ay maaaring makakaapekto sa atin, sa komunidad, sa pakikipagtalastasan at sa pakikipag-usap araw-araw. Natalakay na natin ang tungkol sa epekto ng labis sa populasyon at pollution dulot ng labis ng populasyon, ay ngayon ay dumako na naman tayo sa solusyon sa problema upang matugunan ang labis na populasyon at labis na problema na hinaharap ng ating bansa. Una na dito ay ang maging responsableng magulang. Ang mga magulang ay dapat alam ang bawat responsibilidad nila para sa kanilang mga bata at para sa pamilya. Mayroong mga programa, ang simbahan, ang gobyerno, ay mayroon silang programa na nagpapatupad tungkol sa pamilya upang magabayan ito. Isa na dito ay ang tinatawag na... At ang kasunod naman ay ang... programang murang pabahay. Ang gobyerno ay mayroong programang pabahay na mura para sa mga pamilya na mahihirap upang magkaroon sila ng komportabling bahay at malayo sa disgrasya. At ang kasunod naman ay ang proteksyon pangkapaligiran. Ang mga sektor sa pribado at publiko ay isusulong nila ang proteksyon pangkapaligiran. Gumagawa sila ng aktibidades upang mahikayat na maglinis sa paligid, magtanim ng mga puno at iba pa. Halimbawa dito ay ang at ang kasunod naman ay ang serbisyong pangkalusugan. Pareho ang pribado at publikong institusyon ay nagbibigay libre konsulta para sa mga mahihirap na tao na hindi kayang magkonsulta ng sila lang. Dahil dito ay nagkakaroon din sila ng pantas-aral upang maiwasan ang paglaganap ng mga umiiral na mga sakit. At ang kasunod naman dito ay ang libreng scholar sa mga mag-aaral. Pribado at publikong paaralan ay nagkakaroon ng libreng scholar. Ito ay upang mahikayat ang mga bata at mga magulang na mag-aaral para sa kanilang mga pangarap. At isa na dito ay ang paglinang ng mga probinsya at liblib na lugar. Upang maiwasan ang paglipat ng mga tao sa syudad, paghahanap ng mga trabaho sa syudad, ay kailangang linangin ang mga lugar sa probinsya. Halimbawa dito sa aming barangay ay mayroong kasalukuyang ipinapatayo na pabrika ng mga alak. At ang pangunahing mga manggagawa dito ay ang nasasakupan ng barangay at ng probinsya mismo. Yun yung isa sa mga magandang proyekto sa paglinang ng mga probinsya at liblib na lugar. At ang kasunod naman dito ay ang
Paglago ng produksyon sa pagkain. Dulot nga sa labis na populasyon, pagdami at pagdami ng populasyon, ang mga pribado at publikong sektor ay gumagawa sila ng programa tungkol sa mga pabahay. Sa paglaki ng paglago ng mga murang pabahay galing sa pribadong sektor at publikong sektor, ay kasalukuyan ang produksyon ng mga pagkain. Naintindihan ba ng lahat? May mga tanong ba? Kung gayon, kung wala na ay kumuha ng sangkaapat na papel at sagutan ito. Magkaroon tayo ng pangkatang gawain. Pagpapangkatin ko kayo sa apat. Ito yung unang pangkat, pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Ang gagawin nyo lang ay ito ang unang pangkat, pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Ang gagawin nyo lang ay magkakaroon kayo ng pagsa sa dula. At ang naibigay kong paksa ay gagawin nyo ng pagsa sa dula. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Okay, class? Maaari na kayo magsimula. At ang inyong takdang aralin ay gumupit o kumuha ng artikulo mula sa libro, dyaryo at iba pa. Yun lamang po at maraming salamat.